na kayo. Uwi na tayo. Diba nga? Ngayong araw, may pagtitirik natin sila ng kandila. Ngunit sinong gagawa nun para sa ating bukas? Ang mga kaluluwa na lang natin ang bahala magprotekta sa hangganan. Nababalikan kita. Protekta mo si Wen Guang! Ulihin! Mayna! Bodhisat, ibalik niyo po si Zongbao dito ng ligtas. Kabayan niyo po si Zongbao. At pagpalain niyo po siya. Ha? Itong buhok mo ang buhay ko. Sarili mong bayani, eh, ang dami mo namang alalay! Nagsagawa mga tauhan ni Leo ng bitag na may kulam. Nahalos ikaubos ng sundalo ni Song. Tanging ang patpat na panakot sa dragon mo lang ang mga kawasak doon. Kung gusto mo makuha yon, talunin mo muna ako. Dahil babae ka, mauna ka. Ha! 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 Ha
ka na. Sa susunod, hindi lang ang buhok mo. Ikaw, saan kita tatapisan sa susunod? Malinaw ang kinalabasan. Binibining mo. Alam kong ayaw mo maging sundalo at ayoko rin itumba ang bayan natin. Kapag sumuko ka at binigay sa akin ang patpat na panakot sa dragon, sinisiguro ko sa iyo na kapalit ang buhay ko, ang kaligtasan ng lahat ng mga tao rito sa bayan ni Mu, at magiging payapa na kayo rito. Wala pang nananalo sa atin. Ituloy natin bukas. Teka! Tiyo? Sangayon ba kayong isuko tong patpat na panakot sa dragon? Hinirang na hari ang iyong ama dahil sa ilang katangian. Noon pa man gusto ko nang buwagin ang kapatirang ito. Wala nang tamang pagkakataon. Malakas naman ang sandatahan ng pamilya mo. Mabuti pa, pumanig lang tayo ron. Wala na tayong magagawa. Ayoko rin sila magnakaw habang buhay. Ngunit paniniwalaan ba yun ni Zongba? Umasa tayong karapat-dapat siyang pagkatiwalaan sa ipinakita niya kanina. Kapag sumuko tayo, hawak na nila tayo sa leeg. Pag nagbago ng isip ang hukuman, kawawang kapatiran natin. Hanggat ligtas ka, siguradong ligtas din ang mga kapatid mo. Isang araw na. Ano na ngayon ang plano mo? Pinag-isipan ko mabuti. Ang pasya kong hulihin ka! General! Mugwing! Kalokohan itong ginagawa mo! Hoy! Hindi ito gawain ng bayani! Pakawalan mo ako! Hindi naman talaga ako bayani. Talo ng general na ako. Ano mang gusto mo, gawin mo na sa akin. Tumigil ka. Hindi kita papatayin. Gagawin kitang asawa ko. Asawa mo? Hanggat ligtas ako, ligtas din ang mga kapatid ko. Mga kapatid? Ganun na! Zongbao, ngayong nawala ka sa akin, hindi ko ahayaang pati si Wen Guang mawala rin. Sulat mo dyan. Wala pa maiintindihan salita. Seryado, aklat yan. Hindi talaga natin maiintindihan yan dahil... Nakakatawa mo ka. Kapatid, tingnan mo to. Ang anak ng general, minana ang katapatan ng tatlong henerasyon. Sige, ikaw naman. Sige. Oo, makikita niya maya-maya. Oh, sige, dahan-dahan yung bitawan. Opo!
Nakakatawa naman! Tumipad niya! Si Josa na buwan, baka tangayin ka lang ng malakas na hangin at makilala si Sambaw sa Mayangana. Ngayon na! Pabaw! Sabihin ko pag nahuli mo ako! Ah, ganun, ha? Ano yun? Malaking tulong yun sa ama ko sa pagharap sa pangkat ng Sia! Lilian, ang apo nating lalaki ay nagdiriwang ngayon ng kaarawan niya. 18 taong gulang na siya. Siya si Wen Guang at matapos sana niya ang karera sa literatura. At bukod sa pangarap mong yun sa kanya, naipasa ko na rin sa kanya ang iyong 84 na forma ng pagsibat. Ito po si Mu Guing. Mga mahal na ni Nuno, kaarawan po ngayon ni Zongbao. Kasabay ng pagdiriwang ni Wen Guang, naway pagpalain rin po si Zongbao at tulungan siyang makabalik ng ligtas dito. Naway mapagtagumpayan niya ang pagsubok ng pamahalaan at bilang opisyal mabigyan ng karangalan ang ating pamilya. Sana nga. Mas mahalaga sa korte ang politika. Mas nararapat para kay Wen Guang na ituloy ang pagiging opisyal. Tulungan ang emperador na supilin ng kasamaan at pagyamanin ng bansa. Nagkakamali ka, Liunya. Pinunong Taijun. Mas pinapanigan nga ng korte ang politika higit sa militar. Ngunit para ding nasa digmaan, gumagawa ng paraan ang bawat panig upang maisahan ang kabila. At sadyang mapanganib sa mundong yon. Ang makasama ang emperador katumbas ng buhay kasama ang tigre, walang pinagkaiba ang panganib na mararanasan sa digmaan. Namimiligro ngayon ang hangganan. Umaasa ako na ang kalalakihan ng Yang ang magtatanggol sa ating lahat. Ngunit paano kung aabandonahin ni Wen Guang ang militar para lang sa politika? Ang mga mahal nating ninuno ng Yang hindi yun nahayaan! Ano may gawa niya? Si Pinunong Wen Guang, winasak niya ang pader at napawas na lang ng walang permiso. Ganun ba? Mga mahal na ni Nuno, gabayan niyo po si Wen Guang. Hilig niya inaakit ang mga pader. Paano niya ito nagawang mo sa akin? Hay nako, malamang may pinuslit siyang paputok ni Tia. Ano paputok? Sobrang lakas naman. Malakas talaga yon. Sa impapawid magdudulot yun ng pambihirang liwanag. Kaya hindi nakapagtataka. Teka! Ang galing pala! Magagamit pala yun ni Zongbao doon sa mga kalaban. Hindi kinagamit ang paputok sa pagpatay. Ngunit gamit itong inimbento ko, siguradong tapos sila ilang saglit lang. Si Pinunong Taijun! Pinunong Taijun! Pinuno, lumabas si Wen Guang mula rito. Magpadala ng magbabalik sa kanya. Ah, ako na lang po. Huwag na kapatid, baka kung ano pa mangyari sa isa daan. Pinuno, huwag kayo magalala. Makulit lang po si Wen Guang, ngunit pantino naman po siyang tao. Tiyak na babalik siya bago maggabi. Huwag mo siyang pagtakpan. Sinian, hanapin mo na siya. Sige na. Apo! Nagbalik na si Sinya! Pinunong Taijun, hinanap ko na po siya ngunit nabigo akong makita siya. Narito si Pinunong Fon!
Ninong Fan. Taijun, mga binibini, ipagpaumanhin niyo. Nagpunta ako rito kahit walang paanyaya niyo dahil sa isang importanteng bagay. May kinalaman ba ito kay Zongbao? Ganun na nga po. May bigla ang ulat mula sa hangganan. Nawawala si Tianmen Guan at ang mandirigmang siyang. Ituloy mo. Siya po ay nasawi na po ngayon. Ngunit bakit? Ina, sabi mo magaling lumaban si Ama. Paano siya napaslang? Tia, palagi kayo nagdarasal. Ipinagdarasal niyo po ba si Ama? Bakit hindi niyo kinapayan ang aking Ama? Genoa, huwag kang ganyan sa Bodhisattva. Dinidilig niya ang mga dasal natin. Hindi niya tayo pinababayaan. Bakit nasawi si Ama? Bakit nangyari yun? Nagbalik na siya! No! Nagbalik na ang piratang pinuno! Nagbalik na ang piratang pinuno! Tia! Ina! Tignan niyo ang bago kong kabayo! Binahong ka lang! Ano nangyari? Wala na si Ama! Patay na siya? Huwag kang nagbibiro! Ina, totoo po ba? Ina, sinasabi niyo ba na hindi kinaya ng aking ama ang digmaan? Paano siya naging Diyos ng digmaan? Pinuno! Pinuno! Diba sabi niyo, mahusay sa laban si Ama na palagi siya nananalo? Kung ganun, paano namatay si Ama, Pinunong Taijun? Lola! Lola! Lola, totoo ba? Wengguang, tahan na. Tumayo ka. Magmula ngayon, dugo na ang iluluha mo. Walang mahina at iyaking lalaki sa pamilya yang. Wengguang, basahin mong nilikha ng dalawa mong tiya! Ang anak ng general, minana ang katapatan ng tatlong henerasyon. Nagsipi siya sa bayan at naging bayani sa apat na henerasyon. Kautusan. Yang Wengguang at Sesawa, tanggapin niyo ito. Ikinalulungkot ko ang pagkawasak ng hangganan at pagkaubos ng hukbo. Dahil dito, hinihirang ko si Yang Wengguang bilang maging tagapagayos at si Sesawa bilang tagapagutos. 10,000 kawal lang hahawakan ninyo at 30 kabayo para manguna sa paglusob sa kanluran siya. Ang emperador! 10,000 laban sa 100,000 nila? Ang kautosang yan ay para sa kamatayan! Sumusuway ka ba? Eh ano naman sa inyo? Ipaalala ko lang. Alam kong kailanman hindi ka maaaring patawan ng parusang kamatayan. Ngunit para lang to sa kaligtasan ng inyong pamilyang dugumbughaw. Ngunit si Yang Wengguang walang ganong pribileyo. Pinunong Wang! Ang tungkod ko ay mula sa dating emperador. At kaya rin itong
Patumbahin ang walang kwentang emperador. Pati mga tiwaling opisyal! Huminahong ka, Taijun. Oras ang kailangan para maipadala ang mga sundalo. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, yung pangunahing 10,000 ay pauna pa lamang at ang buong puwersa ay parating na rin. Kapakanan ng pamilyang Yang ang una sa lahat. Tanggapin ninyo ang kautusan. Weng Wang, tanggapin ang kautusan. Opo, Taijun. Salamat po sa inyong kabutihan, kamahalan. Taijun, at sa lahat ng kababaihan ng Yang, paalam. Hindi naman yata tama na. Si Weng Guang ang gawin nila mandirigma. Huwag kayong mag-alala, tiya. Mananalo ako. Hindi ka nag-iisa. Siyempre, sasamahan ka namin. Ngunit bawal ang miyembro ng pamilya sa digmaan. Kung sasama siya, sasama na rin kami. Tama! Kami rin sasama! Kami rin sasama. Sige po. Weng Guang, labanan mo muna ang iyong mga tiya. Kapag tinalo mo sila, maaari ka na sa digmaan. Ha? Lalabanan ko sila? Ngunit iniisip ko ang kaligtasan nila. Pwede bang si Pai Feng na lang? Sige ba. Ang makabitiw sa kanyang armas, ang siyang talo. Simulan niyo na. Payagan mo na ako sa digmaan. Huwag mo na akong pigilan. Nanonood silang lahat. Ibahin naman natin. Sige! Pai Feng, bakit ka nagpatalo ng ganun lang? Hindi ko sinasadya. Alam niyo po, Lola, kahit hindi ako pinakamagaling sa lahat, kaya kong mamuno ng hukbo. Pagdating sa digmaan, mas kailangan gamitin ang utak. Ina, tama si Weng Guang. Gamit ang talino niya, pati na ang tulong namin, siguradong matatalo mga kalaban. Taijun, sa nagdaang mga dekada ng dinastiya ng Song, marami na tayong nasaksihan na hindi natutupad na kautusan. Samantala, mga tapat walang pagkakataong magsilbi sa bansa. Ilang henerasyon na ng mga Yang ang matapang na nakipaglaban. Ngunit nagdudulot lamang ito ng mga balo sa ating angkan at walang hanggang pagluwa. Hanggang kailan natin nahahayaan ang ganito sa ating mga buhay? Lunia, nalalaman mo naman siguro na kahit wala ang mataas na kautusan, handa pa rin makipaglaban ang buong angkan ng Yan. Bilang mga mandirigma, isa rin ito sa ating mga obligasyon. Higit pa ron, una sa lahat ang mataas na kautusan at walang puwang ang pagsuway. Ngunit si Weng Guang na ang huling lalaki ng Yang at dahil hindi maaaring samuhay, Taijun, hayaan mong ako magsilbing panangganya. Handa akong gawin ang lahat upang protektahan ang huling pag-asa ng Yang. Papagkilain mo kami kahilingin. Ako rin sasama. Ganun, Taijun, ganitin kami. Sige. Sama-sama tayo. Haharap sa matinding digmaan. Sama, Taijun! Sandali po. Binibining, Pai Feng, talagang magpapakalbo ka? Hindi ko na to maayos sa digmaan, kaya tama lang na magpakalbo. Ngunit hindi magandang tingnan. Oo nga. Hindi ako natatakot mapugutan. Ito pa kaya? Ako magpapakalbo na rin. Sigurado ka? Lalaban ako sa digmaan upang paslangin ang mga kalaban. Ako rin, sasama! Ako rin! Ako rin, sasama! Magpapakalbo rin kami! Isa akong anak ni Taijun, kaya obligasyon kong pasanin ang panganib ng mga Yang. Hindi nyo kailangan ibuwis ang inyong buhay. Kahit hindi ako miyembro ng Yang, mamamayan pa rin ako ng Song. Tama, at dapat nating protektahan ang ating bayan. Tama! Kung ganun, kung hindi natin mapapaslang ang kalaban, mananatiling maiksi ang buhok natin. Sige! Binibining, Pai Feng! Huh? Nalagyan mo na yun ang buhangin? Ito tapos na. Ang bakal na ito ay may lamang buhangin na bakal din.
Mas mabigat kesa karaniwan, ngunit nananatiling matatagang ibabaw. At di hamak na mas malakas kesa dati. Igalat ang aking kautosan. 30,000 kawal ang kasama kong mauuna. Ang iba pang armadong kawal ay mananatili sa kanilang kasalukuyang bilis. Bibigyan natin ng hukbo ng pamilya yang ng sorpresa pagputok ng araw. Hukbo! Hukbo! Dumating ng mas maaga, mga kalaban. Hindi lamang oras ang nawala sa atin. Dahil inilayo rin nila tayo sa mismong lugar ng digmaan. Dahil sa nangyari, hindi na natin masusunod ang planong nilikha ng mahal na emperador. Walang problema. Iporma na natin ang ating hukbo para masigurado natin ang ating pagkapanalo. Hindi. Ang pormang yun ay para lamang sa digmaan sa patag ng pagitan ng patas na magkalaban. Iwasan na lamang ang puwersa ng kalaban. Iwasan na lamang ang puwersa ng kalaban hanggang sila ay mahati at makipaglaban sa digmaan. Tama ka. Hahatiin ko ang ating hukbo sa limang bahagi.
Unya, kayong dalawang tagasunod ang mamumuno sa pagmamasid. Zuernyang, pamunuan mo ang 1,000 sundalo upang linlangin ang kaliwang hukbo ng kalaban. Gang Ernyang, ikaw ang mamumuno sa 1,000 pa upang linlangin naman ang kanang hukbo nila. Sinyang, pamunuan mo ang 1,000 na lihim na aatake sa kanilang hukbo sa likuran. Wing, Wengguang, Sinyang, Paifeng, pamunuan niyo ang 1,000 na mga sundalong aatake sa tamang oras. Ako naman ang mamumuno sa 6,000 sundalong haharap sa mga kalaban sa unahan. Layunin natin na bawat isa sa atin ay may 10 mapapaslang. Ang kailangan lang ay lumaban tayo ng mabilis! Oo! Makinig kayong lahat. Paglubog ng tubig, magkita tayo dun sa bayan ng Guangto. Oo! Ito na, dali! Magaling. Binibining, Paifeng, ilang kalaban ang kayang paslangin itong bomba? Wala. Ha? Kung ganoon, para saan to? Naglalabas ito ng usok para makapagkubli tayo. Mga kapatid, ngayon lalaban tayo sa digmaan laban sa kanlurang siya. Wala tayong ibang gagawin kundi yung manalo sa laban! Manalo! Dali! Bilisan niyo pa! Paparating na mga kalaban! Kanyo! Kasan niyo! Maraming balo sa pamilya Yang! Sayang naman sila! Magkakawang gawa ko ngayon kapag sumama sa akin ang mga balo upang maging asawa ko! Hindi lamang kayo maniligtas sa kamatayan! Hayaan ko rin kayong mamuno! Nang isang napakagandang buhay! Katapan! Protekta ka naman, dinigma! Protekta! Sa bilanggo ngayon din! Barangga sa ulo ni Ama, sa palagay ko. Saan ba? Miguel! Ama, panangga sa ulo ni Zongbao? Anong gagawin natin? Huminahon kayo. Huwag mo na akong pigilan! Liligtas ko si Ama! Mga sundalo! Sumunod kayo sa akin! Ililigtas natin si Pinunong Yang! Sandali, mag-isip ka! Huwag kang magpadalos-dalos hanggat wala ang buong puwersa. Hindi ko maaaring panoorin lang ang pagkamatay ni Ama. Hindi siya ang iyong ama. Isa lang yung patibong. Nakakasiguro ka ba? Paano mo yan nasasabi? Sigurado ko! Makinig kayong mabuti, mga balo! Hawak ko na ngayon si Yang Zongbao! Susunugin ko siya! Patutustan na ang inyong alagaan! Sunugin siya! Yunyang! Sandali! Lunyang! Zongbao! Huwag kang magpadalos-dalos! Taijin, huwag mo akong pigilan! Hayaan mo iligtas ka sa Zongbao! Minong! Handaan siyang sunugin! Huwag niyong madaliin! Taijin! Pabayaan mo ako! Ano ka ba? Iligtas ka sa Zongbao! Patibong lang yan! Huwag kang magpadalos sa kalaban! Hayaan mo sunugin siya ng buhay sa harap natin! Hindi na siya si Zongbao! Makinig ka! Ina, talagang ayaw niyo ba akong payagan? Sinabi ng hindi! Hindi ko hahayaan na ilagay mo sa panganibang buhay nating lahat! Ganon? Basta wag mo ako sisisihin! General Yang! Bakit po? Inuutusan kita na paslangin si pinunong mo ngayon din!
Gusto mo ako mawala? Ikaw na ang gumawa! Ano na? Hindi mo kaya? Sino may sabi niyan? Simulan mo na. Pai Feng, ihatid mo si Wenguang kay Taijun upang mabantayan. Delikadong sitwasyon. Ako ang pansamantalang hahalili sa mandirigma. Palitan ang watawan. Walang babaguhin sa plano, maliwanag? Opo! May bagong ulat! Susurgo na mag-isa si mandirigmang yan sa mga kalaban! Wenguang! Sandali! Lang. Liligtas ko si Ama! Po, iparating mo to kay Taijun. Opo. Ihanda na ang inyong palaso! Opo! Ngayon na! Imposibleng si Song Bao yun. Tignan mo! Kaya nagiging si Wenguang dahil mag-isa siyang sumugod upang iligtas ang kanyang ama. Taijun, anong gagawin natin? Si Wenguang? Danyang! Bakit po? Sumama kayo ng kalahati ng hukbo kay Sinyang upang palakasin ang kanilang puwersa. Pero bakit? Taijun, kung kalahati lang ng hukbo ang matitira, paano natin tatalunin ang pag-atake ng kanlurang siya? Taijun, gamitin mong taktika na siya dahil... Dala niya kami para tulungan kayong umatras din. Oh, hindi na tayo lalaban? Lalaban pa! Sakay sa kabayo!
Sumbaw, alam kong babaspasan mo si Wengguang. Ng song kanina. Nawala sila ngunit nasawi ang mandirigma nila si Wengguang. Nakatakas din si Mugwing at ang ilang sundalo nila. Sigurado ako nalalapit ng ating tagumpay. Ano? Bigla na lang sila nakatakas. Dalhin ang mga pasabog papunta sa kampo ng song ngayon din. Apo! Ay, bakit ba kasi may mga digmaan? Maraming nasawi sa bawat panig. Ang daming namatay na babaeng sundalo. Sumalangit na ang kaluluwa ng aming mga kapatid. Teka! Gintong si Bat! Ha? Bilis! Ganda naman ang panlangasot na to! Dali! Dahan-dahan! Ang taba mo kasi! O ikaw, Sama! Iba na lang! O, Dusi, sampa na! Sige! Ano kailangan mo? Nililigtas kita! Ah!
Dulce! Ay, sinong mo? Ayos lang! Ang saklap ng pagkamatay ni Kinyang, hindi yung tama! Marangal ang pagkamatay ni Danyang, dahil marami siyang napatay. Ay, masasabi ba nating kabiguan itong mga nangyari? Tayo pa rin ang babae man didigman ng Yang! Hindi tayo susuko! Hanggang sa huling hininga! Tama! Hanggang sa kamatayan! Ate, umiiyak ka ba? Hindi ko nagawang protektahan si Pinunong Wenguang. Paano ako haharap kay Taijun? Kay Infanta Liu Niang at kay Guiying? Nabigo ako. Naiisip mo ba si Wenguang? Tingin ko pareho lang kayo ng personalidad. Nung hindi masakop ni Yanzhou ang kaharian ni Liao, pinadala niya si Zongbao sa'yo para hiramin ang pampaamo ng dragon. Doon kayo nagkakilala at nagpakasal. Tingnan! Ha! Ha! Ho! Bakit nandito ka? Para sa'yo! Tayo na sa'yo, ama! Hindi. Ayoko maabala ka pa. Sinabihan ko naman dirigma na pagbinigay mo ang patpat ng dragon, ligtas ka, pati na ang buong angkan mo. Paliw ka na! Bakit mo kami ililigtas kapalit ng buhay mo? Kung anong pinangako ko, tinutupad ko! Sige! Dahil sa ginawa mo na yan, magpapaksal ako sa'yo. Ibubuwis ko rin ang buhay ko sa'yo! Tsak ka lang! Sandali! Para sa mga kapatid mo, magpapakasal ka sa'kin? Hindi lang sa kanila, itataya ko ang buhay ko para din sa'yo, maliwanag! Yan ang aming patpat ng pang-amo ng dragon, Pinunong Wang. Ibibigay ko yan kapalit ng buhay ni Zongbao. Pinibining mo, tatlong krimen ang nagawa ni Zongbao ngayon. Basta wala akong pakialam. Masasanggot na siguro niyan lahat ng kasalanan ni Zongbao. Pakawalan niyo na siya! Mangyayari lang ang gusto mo kapag nanatili pa siya rito ng isang gabi pa. Dalawang araw siyang nawala. Ano magagawa mo ron? Lalaban ako para sa kanya, para masambut yun! Babawiin kong parusa pag nagwagi ka. E paano yung sa sinasabi mong kasal? Babaliin kong porma ng Chanmen. Ayos na ba? Kung talagang lalaban ka para sa kanya, ang ulo ng kalabang general ang ipalit mo sa kanya. Ipinapangako ko yan! General, itong piraso ng buhok, ibabalik mo na ba ito kay binibining mo? Nung naglaban tayo, tinapyas ko yan. Hindi ko magawang itapon. Gustong-gusto mo talaga to. Itago mo na habang buhay. Habang buhay kong iingatan to. Nasaan man ako, hawak. Tama na yan. Ang mahalaga, magamot ang tama mong yan. Hindi namin kaya ng walang pinuno. Ilang araw ko na kayong pinapakain, ang papayat niyo pa rin. Hmm? Patayin! Patay! Ha!
Dahil mamamayan sila ng Song at hindi hukbo ng kanlurang siya. Sino ba kayo? Kami ang mga tagapagligtas mo. Teka, bakit nakatayo ka pa dyan? Puntahan mo na ang iyong ama. Si ama? Siya ang heping komandante, si Yang Zongbao. Mama, Wengguang. Nung dinala ka palang ni Dao si kasama ang gintong sibat, alam ko nang ikaw yan. Ama, sa bakas nakita rin kita. Kumusta ang iyong ina, lola at si Taijun? Nalayo po ako sa kanila. Ama, natalo po ako sa digmaan. Pero bakit po kayo nandito? Mahabang istorya. Salamat sa lolo ni Dawsi at sa mga tao. Madali bang yan! Sumama ka rito! Tapos ka! Tanda! Yan! Itong lati ko! Abulin! Tanda, buti na yan mong buhay mo sa akin. General, inihahabili ko sa iyo ang apo ko at pati na rin ang mga mahal kong kababayan. Pamumunuan mo sila sa buong bansa at sa pagpungsa sa masasama. Alang-alang sa kapayapaan. Lolo! Lolo! Kaya nagpasya kayong manatili rito? Bakit hindi kayo nagpadala ng mensahe? Bala ko yun pag nanalo na ako. Karaniwan ang kabiguan sa laban at hindi tamang gawin yung dahilan sa hindi mo pagpapakita sa amin. Namatay na si Chan Mengguan. Ako na lang ang natira sa lahat. Sinira akong reputasyon ng Yang. Kaya buti pang patay na ako sa isip nila. Mahalaga ba reputasyon, Ama? Ang reputasyon bilang mandirigma ay mahalaga pa sa buhay. Ama, mali kayo! Ang kaligtasan niyo ang mas mahalaga para kay Ina at sa lahat ng tao dun sa atin. Alam niyong mas masakit sa kanila ang pagkamatay ng mga kalalakihan sa buong pamilya natin! Wengguang! Sabi ni Lolo, hindi lahat na bibigyan ng pagkakataong may ligtas ang bansa. Hindi siya masaya na nalayo siya sa inyong pamilya. Kaya wag mo naman sana sisihin si General Yang! Wengguang, masaya akong ligtas ka. Umaasa ako na buhay pa rin ang iyong ina, ang mga tiya mo at si Taijun. Ngunit si Inay, patawad po, Ama! Bakit? Bigla akong pinasok ang kuta ng kalaban at nagtulak ay inang gamitin ng sasakyang pandigma natin. Ano? Ikaw? Mabigat na krimen ang paggamit sa sasakyang pandigma. May paraan ba para iligtas siya? Oo. Ang talunin ng kalaban bilang kabayaran niya. May pananambang! Sumunod kayo! Dito! Tayo na! Pwesto talaga! Yeah!
Tayjun. Marami pa po kalabang parating. Umatras po muna tayo. Ako nang bahala rito. Tapusin mo agad. Sayang ang oras. Magkita tayo sa Wang Tu. Yeah! Huwag sila kaya makatakas. Tapusin sila! Tapusin! Yeah! 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 Bunyang! Susundan ko sila, Tayjun. Sige! Tayjun, sumunod kayo sa akin! Sige! Basta nasa likod ka namin! Diyan lang! Bahala ka na dyan! Sige! Pinong Tayjun, papasok na tayo sa bangin ng lobo. Wala nang ibang daan. Bangin ng lobo? Pinong Tayjun, pinasasabi ni Leo lang naligtas siya. Hanap lang sila na madadaanan natin. Pinong Tayjun, marami pang kalaban. Umatras na tayo. Pinong Tayjun, umatras na po tayo agad. Naghahanda na sila kagisan tayo ng mga bolang apoy. Kung ganon, tawirin natin ang bangin ng mga lobo! Naku po! Nangangalit sila, Tayjun! Huwag kayo magalala! Huminahon kayo! Sundan niyo ako sa kuweba! Pinuno, nagsipasok po sila sa kuweba ngayon. Magaling. Ang mga bolang apoy! Liz! Liz! Tapo na! Pasok! Pinakot ko! Mag-iingat kayo! Sitwasyon! Masusunog siya, Tayjun! O mamamatay sa usok! Paano na ngayon? Sanggain din natin ang apoy! Mapanganib talaga rito sa lugar ng mga lobo. Kuiying, may naisip ka pa bang ibang paraan? Bumuo ng tulay! Ano? Bumuo ng tulay? Kayong dalawa, ubarin niyo yung nasa ulo niyo. Apo! Tia, maghahagis ako ng kadena. Asintahin mo mabuti. Sige. Tama nga. Sakit! Huminahon lang kayo! Baka si Baji lang yun, sinasangga din nila ng apoy! Nagawa ko na! Akin na! Pinuno! Wala na tayo sapat na oras! Handa na. Ako nang bahala.
Okay po, Yang Pinuno. Mauna na kayong dalawa. Apo! Patutunayan ko sa inyo kung gaano yung kadali. Taijun, mag-iingat ka, ha? Dahan-dahan lang. Guluhan! Tayo na! Pasangin sila! Dali! Bilisan nyo! Dali ka, Taito! Bilisan nyo na! Paji, mauna ka na! Sakali may mangyari, gagamit ako ng sibat upang magkakulang! Sandali! Sumama ka na sa alam! Isang bilisan nyo na! Sumama ka na kasi! Sige, ano ba? Bilisan nyo na! Nasaan si Taijun? Sina Taijun at ang ipapa? Nakulong sa burol ang lobang gutom! Yeah!
Yunyang! Ligtas si na Taijun! 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 Patawad ko hindi ka namin naprotektahan. Ayos lang, basta ligtas kayong lahat. Tayo na dyan! Salamat na Taijun! Taijun! Maari mo na akong parusahan. Namatay sina Danyang at Kinyang. Nawawala naman si Wenguang. Utang na loob, parusahan mo ko. Parurusahan kita. Sige. Pero isa munang katanungan. Kung muli kang bibigyan ng pagkakataon, hahalili ka pa rin ba sa pamumunong yan? Nang buong lakas. Pampubliko itong talakayan, subalit maaari natin pag-usapan na lang. At dahil determinado ka, may tiwala ako sa iyong desisyon. Huwag mo nasisihin ang iyong sarili. Puno ng mga tapat na mandirigma ang yan. Bakit nga ba hindi dumami ng gusto ang ating lahi? Taijun, naniniwala kang posibleng buhay pa rin si Wenguang? Oo. Ako rin naniniwala. Ako rin! Ako rin! Guiying! Guiying! Ay, ano nga? Tinamaan si Guiying ng sibat. Taijun, hindi tayo maaaring magtagal dito. Kumilos na tayo, dali! Gamutin na yan agad. Kung walang pinunong tulad mo, hindi namin kakayanin ang digmaan. Tama. Tigil! Tagapag-ulat! Oh! Bagong balita, sumugod mag-isa si Pinunong Wenguang at si Muguing ang humalili sa kanyang pwesto. Si Muguing ang pumalit at namuno sa kanila. Isa itong pagsuway sa militar. Dahil doon, dapat siyang parusahan. Bumalik kayo sa pwesto. Hintayin ang utos ko. Maliwalag? Opo! Paparating na si Taijun! Buksan na tayo! Taijun, doon dumating kami kahapon. Natagpuan namin ang hukbo ng Song sa timog silangan ng bayan ng Wangku. Hukbo ng Song? Paparating na si Wangkyang? Yun ang nakatakda. Dala nila ang watawat ng Wang. Ilang sundalo ang inyo nakita? Halos 100,000 o higit pa. Tagapag-ulat! Taijun, Sir Nyang! Ako nang mag-uulat. Taijun, tagumpay namin at talo ang kalaban. Bawat isa sa amin nakapas lang ng 10. Sayang lang dahil namatay sanang may karangalan si Geng Ernyang. Wala na siya. Taijun, may hindi magandang balita. Ang hukbo ng kalurang siya papunta na ng bayan ng Wangto. Tagapag-ulat! Nais kayo makausap ni ikalawang General Liu. Ang ikalawang General? Tuloy kayo! Pinunong Taijun, mandirigman mo. Si Mandirigmang Wang ay namuno sa 100,000 sundalo upang makatagpo kay Mandirigmang Yang. Ako ang kanyang naatasan upang imbitahan kayong dalawa at kausapin ukol sa pag-ataking gagawin sa mga kalaban. Sa ngayon, mauna ka lang bumalik sa kanya. Susunod na lamang kami kagad. Sige, magkita na lang tayo ron. Taijun, hindi maaaring sumama si Guiying. Papatawan siya ng kamatayan sa pag-alili niya sa pamumuno. Alam ni Wan Wiang na hindi tayo madaling mabihag, kaya si Wenguang ang ginawa niyang pais. Tugunin yan ko, mas mabuting. Palabasin nating may malubhang sugat si Guiying. Ako at si Lun Yang ang magpapatunay sa lahat. Sige. Taijun, mula nang mawala si Wenguang, hindi na ako makatulog at makakain. Ngayong may impormasyon na tayo tungkol sa kanya at ang mga kalaban ay papalapit na rin sa atin, nauubusan na tayo ng oras. Totoo man o hindi, basta mapapadali ni Wenwang ang hukbo sa tamang oras. Kahit kamatayan, handa akong harapin. Yo! Yo! Ho! Pinunong Yang, paparating ng mga sundalo ng Song. Dala na nilang watawat ng Wang. Si Wangkyang. Paparating si Wangkyang? Pinunong Wang, sabihin mo sa amin, nasan si Wenguang? Si Wenguang? Maaari mo siya makita. Pero sa impyerno matapos mong matanggap ang iyong kaparusahan. Tagapag-ulat! Pinuno, paparating na siyang Wenguang! Ha? Buhay pa rin siya hanggang ngayon? Kung ganun, patuloyin mo siya. Magaling nga po! Lola! Kamusta ka na, Wenguang? Ayos ka lang ba? May sugat ka ba?
Ayos lang po ako. Taijun! Salamat sa basbas ng mga ninuno nating Yang. Ina, nagkamali po ako. Tigilan niyo yan! Nandito kayo ngayon sa aking teritoryo. Wala kayo sa teritoryo ng pamilya Yang. Mahalagang bagay lang ang dapat pag-usapan. Mahalagang bagay? Buti pa, Pinunong Wang. Magpadala ka na ng hukbong haharap sa mga kalaban ngayon din! Walang problema sa bagay na yan. Subalit kailangan may kondisyon. Anong kondisyon yan? Sa kondisyon na ikaw mismo ang papaslang bilang kaparusahan dyan sa sarili mong ina, maliwanag ba? Wang Kiang! Sa palagay ko, hindi maaaring paslangin ngayon si Guihi. Ngayong delikado ang sitwasyon ng buong bayan. Hindi ka nagpadala ng hukbo upang tulungan ang iba. Wala ka rin binanggit kung paano tatalunin ang mga kalaban sa unahan. Tapos nais mong paslangin ang tapat na general. Sinisira mo ang depensa dahil kalaban ang sinusuportahan mo! Mahimik ka! Wangkiang! Yang Wenguang, pag binaliwala mong batas at hindi mo pinaslang si Mu Guihi, pati ikaw parurusahan din! Nagkakamali ka! Wenguang! Sa akin! Hindi ba aring suwayin ang batas? Oh, Bo! Huliin siya ngayon din! Mga kawal! Obo! Sino man ang manakit kay Wenguang, matitikman muna ang aking tungkod na may ulo ng dragon, maliwanag! Ano? Tagapag-ulat! Pinuno! Nais ka makausap ni Yang Zongbao! Hindi ba ubos na sila ng kanyang hukbo? Totoo yun. Buhay si Ama. Papasukin siya! Panaginip lang ba ito? Talaga bang buhay ka pa? Taijun! Hindi mo patay si Songbao! Songbao! Lola! Lola! Songbao! Patawarin niyo ako sa aking nagawa. Sinira akong reputasyon ng ating pamilya. Ang mahalaga! Buhay ka! Yang Songbao, ngayong alam ng lahat na buhay ka, bakit hindi mo harapin ang korte, ha? Pinunong Wang, meron kang 100,000 sundalo. Bakit hindi mo ako pinaharap ng mga nagdambuan? Sa halip, niligaw mo ang iyong hukbo! Magaling. Tama ka nga. Hindi ko nasasalungatin pa kung ano man ang sinabi mong yan. Kung nais mo na magpadala ko ng hukbo, dapat mo munang paslangin si Mu Guihing na humalili sa pamumulong. O paslangin ang kriminal na si Yang Wenguang. Kung susundin mo ang batas o hindi, nasa mga kamay mo na yun. Zongbao, ngayon nakita kitang muli, wala akong pinagsisisihan. Bigay mo na ang hatol! Ayos lang. Anong ayos lang? Siyempre ayos lang. Kung unahin man ni Yang Zongbao na ipatupad ang batas sa kanyang pamilya, kapag kumalat ang kwentong ito, hindi ito makakalimutan lalo para sa kapakanan ni Pinunong Yan Yan Zhao. Ikaw! Kung paano ka mamamatay, sa kamay man ng berdugo o sa tikmaan, ako na mismong pipili. Gusto mo magrebelde? Dati akong kataran. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Songbao, tayo na! Huli si Mu Guihi! Patawan ang kamatayan! Aba! Subukan niyo lang siyang galawin! Ayos lang! Kakampi sila! Ako nang bahala rito! Binibining tayo na! Binibining Yang! Sumama na kayo sa amin! Sige na! Espiya! Yufu, habuli sila! Aba! Yufu! Po! Gusto mo na rin magrebelde? Hindi po yan totoo! Ang totoo niyan, Pinuno, gusto ko lang kayong protektahan. Sakaling may mangyari. Kung ganoon niyang Songbao, nakipagsabwatan ka sa mga espiya at pinakawalan mo ang kriminal. Kahit hindi kita paslangin, siguradong parurusahan ka ng emperador ng kamatayan kapag ibinalita ko ito sa kanya. Nararapat nga sa akin ang maparusahan.
Pero magpadala ka rin ng hukbo para harapin ang mga kalaban. Gagawin ko ang bagay na yan. Subalit kailangan mo munang hulihin ang kriminal na si Mugui. Kung hindi, ang lahat ay mawawala ng saysay. Sige, gagawin ko rin ang bagay na yan. Wengguang, Ina, Lola, tayo na. Tumigil kayo! Mag-isa ka lang aalis. Yung iba naman, dito lang sila. At maghihintay sa iyong pagpapalik. Ikaw! Sige na, Zongbao. Maghihintay na lang kami sa ligtas mong pagbalik. Zongbao? Naalala mo pa ba ang mga sinabi mo sa akin noong gabi bago ka umalis papuntang digmaan matapos tayo magpakasal? Naalala ko pa ang mga sinabi ko sa'yo. Na tumingin ka lang sa buwan. Sa tuwing nasasabi ka sa akin. Ano nga yung sinabi mo bago yung buwan? Ang mga bituin? Araw yan ang mga puso. Ang kalawakan at kalangitan ay napakaliwanag. Tapos sinabi ko sa iyo, huwag mo na ako alalahanin. Dahil ako ang Diyos ng digmaan. At babalik ako sa iyo matapos ang aking mga tagumpay. Kahit na isang beses lang sa isang taon tayo kumagkita. Pero natupad mo ba ang pangako mo na babalik ka sa akin bawat taon, ha? Zongbao, hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Hindi ako nagre-reklamo o ano paman. Hindi lahat may pagkakataong isakripisyo ang kanyang pamilya para protektahan ang ating bansa. Ang totoo, pinagmamalaki kita. Karangalan para sa akin ang mapangasawa kita. Mananatili lang ako sa likod mo habang buhay. May isa lang akong pangarap. Kung hindi lang din kita makakasama habang buhay, mas kung gustuin ko pang mamatay sa digmaan. Pero ngayon, natupad ang matagal ko ng pangarap. Pakiramdam ko, bigla ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Hayaan mo titigan kitang muli. Hayaan mo mabusog ang aking mga mata. Dahil baka sa kabilang buhay, hindi ko na magawa makilala ka pa. Ano yun? Pinuno, ang 70,000 sundalo ng kanluran siya nakipagsanib sa tauhan ng Yinki, papuntang Wangtu. Ikalat ang kautusan ko. Kumilos ng ayon sa plano natin. Lola, pwede bang gawing pulbura ng baril ang mga siling to? Siyempre hindi. Kung ganun para sana mangyayan, kaya nito magpaluha. Isa laban sa sampu. Hindi tayo maaaring mamatay hanggat hindi tapos. Mamamatay? Mananalo pa tayo sa laban? Nawasak na natin lahat ng mangonels. Magaling. Mag-iingat kayo at talasan ang inyong pandinig. Sige.
kalaban. Sandali. Sandali! Ano pang hinihintay natin? Wala na tayong parating na pwersa! Ayun na! May naipit sa armas natin! Tagapag-ulat! Hindi gumagana ang mangonels! Totoo ba yan? Direktang atakin ang pader nila! Sugod! 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 Guying, huwag na tayo maghintay! Maghintay lang. Sugod! Sugod! Ihanda mga palaso! Tayo na! Magsitago kayo! Sugod! 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 Ina, kumilos na tayo! Wala tayong sapat na armas para lumaban! Hindi, maghintay lang! Upang hindi dumami ang masasaktan! Maghanda na! Ngayon na! Binibining Pai Feng! Bakit hindi tayo rin lumaban? Para saan itong mga walis na hawak natin? Oo, para saan ito! Hintay na hangin! Sugod! 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 Kaya nga hindi sila makakatira. Ngayon na! Wanya! Mag-ingat ka! Tia! Patayin niyo silang lahat! Wayeng! Mas marami sila kasi sa atin! Pag hinayaan natin, matatalo tayo rin! Ano ang gagawin natin? Tapusin na natin si Yinwei. Ang pormang yan. Mga general at mga sundalo, maghiwa-hiwalay tayo at tapusin si Yinwei. Tugutan siya ng ulo upang matapos na ang tigmaan. Maliwanag! Tama! Ang mga ilaw! Swing! Ngayon na! Ah!
naman ang nangyayari? Hindi ka ko pumaigi! Magsalita ka! Kikitilin ng pamilyang niyang ang buhay mo! Ano? Yang Song Bao! Oo, ako nga! Mamamayan din kami ng Song! Mga mamamayan ng Song! Usin sila! Yabon! Mga talura at ang bulaklak! Mamamatay kung kasama ka sa gera. Kung ganun, tapusin na natin ko! Tagapag-ulat! Kamahalan, patindi na ng patindi ang labanan sa bayan ng Wangtu. Si Mo Guiying ang namumuno sa mga sundalo para labanan ang lahat doon. Mukhang sa kanila pumapanig ang sitwasyon ngayon. Tingnan natin kung ang babae niyan ay maisusulat sa kasaysayan. Ang sama mo't wala kang awa. Hindi mo ba narinig ang kasunduan namin ni Song Bao? Na sa oras na matapos niya ang pinagagawa ko, magtatalaga ako ng hukbo. Taijun, Lola, maghihintay na lang ba tayo ng walang ginagawa? Hindi ba mahalaga sa inyo ang reputasyon ng pamilyang Yang? Taijun! Makinig kayo! May kautosan akong hindi pwede mamatay mula kay Emperor Taizu! Ngayong hawak ko na sa leg ang walang kwenta pinuno na ito! Ako ang masusunod sa lahat ngayon! Para sa pamilya Yang!
Taijun, ngayong wala nang namumuno sa atin at nasa panganib ang pinuno namin, hihilingin ko sanang ikaw na ang bahala sa aming hukbo. Ang simbolo ng militar ay narito upang makuha niyo ang pangumuno. Pag-utusan niyo po kami. Ifo, isa kang taksil! Mananagot ka sa akin! Huh? Ikaw ang mananagot sa pamilyang niya! Away! Nakapagulat! Parating na si Yang Wengguang na may kasamang napakarami mandirigma! Sige! Iwan nyo na sa akin si Wengguang! Mukhang ang palaso ko ay mas malakas kaysa sa iyong sibat. Ikaw! Ama! Tina! Dala ko ang katulong nating hukbo! Wengguang! Magaling anak! Wing, nandito na si Wengguang at ang tulong. Sigurado mananalo na tayo sa laban. Kumapit ka! Mga general at lahat ng mga sundalo, makinig kayo mabuti! Hanggat wala akong utos, walang kikilos! Aba! Ayos lang ako. Guying,
Malaki ang utang ko sa'yo. Sa kabilang buhay, babawi ako sa'yo. Talagang bumawi ka sa kabilang buhay. Dahil pangako, ako pa rin ang magiging asawa mo ron. Kita-kita na tayo ulit! Nanalo na tayo. Leonyang! Tia! Lola! Wala na sinama, Tina! Huwag ka na umiyak. Tayong nanalo sa digmaan. Si Zhao Bang at Kui, sa wakas, magsasama na ngayon sa langit. Asawa ko, ang pagkamatay na ito ni Zhao Bang ay hindi pa katapusan ang lahat. Sa malangit na wa kayo, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Ang tibok ng puso ng mga yan ay pipintig din sa mga puso namin. Wayu? Wayu! 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 Isang taon ka pala ngayon, apo. Si Lola Taijung ay papipiliin ka ngayon. Pag pinili mo ang espadang ito, itutuloy mo ang tradisyon ng pamilya. At magiging isa kang magiting na mandirigma. Wayu! Maganda ba ito? Kapag ang gamit na ito ang pinili mo, ipatitigil ni Taijun ang tradisyon ng pamilya. Maaari mo nang kalimutan ang militar. Gusto mo? Narito na si Eunuch Lee! Ang kataas-taas ang kautusan. Ayon sa kagustuhan ng Panginoon, itinatalaga si Yang Wenguang bilang pangalawang pinuno ng kanlurang sandatahan. Si Wenguang ang hahalili kay Diching at lilisanin ang hangganan. Mula mismo ito sa emperador. Tinatanggap ko ng buong karangalan. Salamat sa pinagkaloob nyo.